Sa ganito, mga boss, no? Eh, dun niya sa isang... No! God, please, no! No! Ayokong gawin, baka mamaya ma-MTRCB din tayo, ma... Kung ano... Eh, kumain kasi ako nung ano, nung tinapay na merong palaman na... Ano ba yun? Yung tsokolate? Paborito ng anak ko yun eh. Kalimutan ko kung ano tawag, no? Oh, kaya medyo sinisip-sip-sip-sip natin yung daliri natin. Hindi tayo kagaya nung gumapot sa ano sa national TV, mga kababayan. Nga, mukha at posible at may tsansa, no, na masuspendido sila. Pero hindi pa naman po, mga boss. Kumbaga nakikita lang natin na posible at may tsansa. Yan, Nutella po ba? Sabi ni Ma'am Beverly Wagan. Opo. Tama. Nababasa lang natin na posible at maaari na sila ay tawag doon? Mapasuspende. Kung sakali man, no? Dahil po doon sa issue ni Ayon Perez at ni Vice Ganda. Ito si Vice Ganda, 47 years old na pala eh. Dapat may konting ano eh, no, yung pigil. Oh, op, siglit. National TV ta. Op, may katabi akong bata. Stop 'yan. Oh. Ganun kasi dapat, no? Although alam naman natin, mga boss, na gusto nilang magpatawa, gusto nilang magpasaya ng tao, kaya lang ang big factor din eh, yung may mga bata sa gilid nila eh. No? Tapos, gaganon-ganon eh. Oh, ipinapatawag yung mismo producer. No? Pinapatawag, sabi ni Roman De Salva, ay, nandyan ka na din sa wakas after 2 hours waiting. Muli po ako ihingi ng paumanhin, mga kababayan. Ayan, kung na-late po tayo ngayong araw. Okay, Myla Perez, good morning Mr. Guapo, pa-shoutout po. Myla Saldo ng Antipolo City, Myla Perez. Pasensya na po kung late tayo, no. So dapat meron silang konting pigil. Ano, hindi yung basta-basta banat. Pwede naman gawin sa bahay 'yun eh, no? Sa bahay talagang wala. Okay lang kahit ano gawin nila doon, no? Magsipsipan kung ano man yung sisipsipin nila. Pero dapat naiisip nila, "Uy, may bata akong katabi. Uy, nasa prime time tayo. Uy, may mga nanonood ng mga bata doon sa kanilang bahay." Eh, nadadala sila eh. Nadadala ng mga emosyon. Nakakalimutan nila minsan na, oh, bawal pala to sa national television. Ngayon po, pinapatawag yung kanilang producer. So, ano nga po ba ang posible na mangyari kung sakali, no? Na pinatawag yung producer, syempre kakausapin yan, mga Lodi, mga boss chief amo, sir, kakausapin. It's either suspendido ang showtime, malala naman yun, or ipadelete yung part na yun lang, yung may parte na medyo hindi po talaga kaaya-aya, mga kababayan. Ipa-delete, patanggal. Kaya lang, siguro kahit delete nila yun eh. Nagkalat na po sa social media eh. Talagang wala na. Kumbaga parang wala nang sense kung ipa-delete pa. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Ma'am Perla Gutierrez, bakit suspension lang? Dapat tanggalin na. Ma'am, that... Mukhang ano... Gina G po kayo. Correct po, Sir Mark. Konting delikadesa, sabi na Ma'am Jean po, kasi meron mga minor bata sa showtime. Yes. Sabi ni Buds, Abdel Pilar, mga tambalos-los kasi. Mon Moto, good morning, Idol Mark and to all. Good morning din sa iyo, Mon Moto. At nandito na din po, ang talagang walang sawa na sumusubaybay sa atin na si Chris Claudio Molina. Kung sa akin lang po, sana napigil nila yon. Sana, ang tagal-tagal na nila eh. Di ba? Na nandoon sa show na yon, ang tagal-tagal na nilang umi-air sa television. Bakit ito pa din na? Ayan po, doon sa mga bagong dating.
Yan po yung Facebook page natin, Mark Ramos, pakisuportahan po. Good evening from Burbank, California. Tanggalin ko na to ha. Nakita nyo na Mark Ramos with 36,000 followers po. Kailangan pigil na nila yun eh. Diba? Kagaya ko, eto. Ilang taon na din tayo nagla-live stream. Although huminto tayo pansamantala dahil po nagiging busy tayo doon sa ating mga ginagawa. Pero yung mga word na pwede tayong makasuhan ng libel, pwede tayong kumbaga ma-MTRCB. Ay, kung ano-anong kalokohan sinasabi ni Mark Ramos. Ha? Bago pa lang po ibuka ng ating bibig, kumbaga naisip, kumbaga sumayad na sa isip ko na oops, saglit, hindi pwedeng sabihin yun. Op, saglit, baka magalit sila dun sa sasabihin na yun at ihabla ako. Di ba? Ganun. Eh, kaya lang, ewan natin, bakit hindi pa din sila ano. Kaya nga nagagalit si Rendon Labrador. Alam nyo po, hindi natin idolo si Rendon, ha? Pero, doon sa mga, mga sinabi niya, wag, ano sabi ni Rendon? Kung magbabaklaan kayo, kung magbabaklaan kayo, sa bahay na lang kayo, wag na dyan. So, dapat tanggalin si, sabi ni Sir Antonio Bonifacio, dapat tanggalin si Wax Ganda, si Vice Ganda, bad influence siya sa kabataan. Ayan. Mga walang hiya. Ayan. Dapat sila ang magbigay ng magandang halimbawa, lalo na mga, may mga bata, sabi ni Luz Morishima. Eh, kayo po, i-comment down nyo na lang po dyan kasi ipapatawag po ang kanilang, kung hindi ako nagkakamali, yung producer, kakausapin yon mga boss. Pag kinausap, ano kaya sa tingin ninyo, mga boss? Number one, it's either ipapasuspend ang showtime. Pangalawa, suspendido si Vice Ganda at si Ayon Perez. Pangatlo, tatanggalin yung portion na kumbaga may supsupan. Pang-apat, none of the above, tuloy pa din sila. Eh kung sakali naman po mga boss, no? Kung sakali na wala namang maging parusa sa kanila o walang naging ibinigay na kaparusahan, eh dapat matuto na sila doon, 'di ba? Dapat hindi na. Kaya lang minsan meron silang ano eh, yung tipo bang pag nakalusot, ang gagawin nila, mas mga asar pa yung mga yan. Asarin pa, oh, gusto nyo kami mapatanggal, oh, eto, wala, wala naman nangyari. Diba? Lalo na yung mga ganyang, ano, sila. No? Mahilig pa naman yan sa mga asar-asaran. So, syempre, yung mga yan, lalo na si Vice, eh, pinklawan po yan, hindi, at hindi po maaari na hindi ipagtanggol o pag, o kumbaga, parang, ibalik sa atin, no? Ng mga pinklawan. No? Siyempre, hahanap ng butas siya. Kung kayo nga eh, mga ganito. Yung mga kaano ninyo, o ganito ginagawa, hindi lang yung supsupan ng supsupan, hindi lang higupan ng higupan.